Hello mga ka-pageantry maritis, pageantry lovers. So nandito naman tayo at pag-uusapan na naman natin si Miss Planet International 2023. At namamalingki na naman ako at nakapulot na naman ako ng ating vlog for today's video. Pero bago ang lahat, so yun na nga mga kabesh, mga kamaritis, pageantry lover, dumating na po sa Pinas ngayon si Maria Luisa Valera, Miss Planet 2023, International 2023. So talaga ni Valera kasi, Maria Luisa Valera kasi talagang sunod-sunod yung opportunity na natatanggap niya. Di ba nanalo siya ng Miss International Planet, Miss Planet International 2023. Tapos na-engage na rin siya, 'di ba? Napakaswerte, 'di ba? Ako kailan kaya siya? So, 'yun ng mga kamaritis. So, engaged na po si Maria Luisa Valera at hindi ko pa alam kung sino yung napakaswerteng lalaki sa buhay niya. May ganun. Sana all. So, and of course, the most thing na talagang regalo niya sa sarili niya is, 'di ba, to get the crown of Miss Planet International 2023. And aside from that, mga kamaritis o pageant lover, kumbaga CEO na siya. So kumbaga, 'di ba, ang galing, no? CEO na siya ng Miss Planet International. So kumbaga nagka-crown pa siya, CEO pa siya. So talagang, 'di ba, ang ganda pakinggan na talagang sunod-sunod yung swerte sa buhay niya na nung sumali pala siya when she competing for Miss Planet International, talagang binati ko siya. Ang dami nagsasabi na ganun, ang dami masasakit na nare-receive niya. But she really strong. She stood those all allegation against her na talagang binas siya ng tudo-tudo. And of course, wala na, di ba? Si Wilbert Tolentino, where is you now, sir, 'di ba? Binayaran ka rin naman din naman pala ng organization ng may-ari ng Miss Planet International. So, talaga man nahimik ka na lang talaga. Oh, bago sana nagsalita, dapat inano niyo muna talaga, no, in-inform niya talaga muna at hindi sana siya. Alam kong malaki 'yon, magkano 'yon, 4K US dollar o magkano ba yung franchise ng Planet International. But at the end of the day, 'di ba? Kung makabayan ka, dapat binigyan mo muna ng time si Miss Maria Luisa Valera, Miss Planet International 2023, na parang i-enjoy muna yung moment niya. Saka ka na lang sana nag-complain kung talagang hindi ka mababayaran. Talagang nakaplano na pala after nung coronation na binayaran ka na pala. So, di ba, nakakasad lang kasi, di ba, ang dami mo nang inano sa social media, tapos yun pala ay babayaran ka rin din naman pala ng pinakamay-ari ng Miss Planet International. So, ang dami pang mga masasakit na ipatungo, ang dami pang may nasaktan pang tao sa masasakit na salita. So, kumbaga, 'di ba? Pero para sa akin, tapos na 'yon. So, naging happy na lang tayo kay Miss Maria Luisa Valera. Tapos na 'yon. Talagang ganoon talaga ang kumbaga, kung sa tingin mo business 'yon, ganun talaga, pera 'yon eh. Kahit naman ako talaga magpuputak ako kasi pera 'yon. Pera is all about those things na talagang binigyan mo, nilaanan mo ng time. Para lang sa akin kasi kung budol pala 'yon, eh, dapat hindi ka na before the first time, dapat hindi ka na nag-invest, 'di ba? Kung talagang budol yung Miss Planet International. And para sa akin, kahit maliit siyang pageant, international pageant, but you can see how Maria Luisa Valera and of course the six finalists, top six ba yun? Lahat sila top six, di ba? Na nagtulong-tulong para pumunta doon sa Cambodian to those people who in need. At talagang inano lang yung advocacy nila, talagang pumunta sila sa charity. So, yun talaga yung nakitaan ko, even top na small lang yung nag-uumpisa pa lang sila at talagang inano talaga nila yung best effort nila kahit binash na sila, kahit ang dami nang narinig again sa kanilang na budol daw, scam daw, pero silent pa rin sila. Yun yung sinasabi kong, work
is louder than yung action is louder than yung mga pa kimi-kimi, di ba? Hindi katulad sa ibang pageant dyan na puro lang ano, puro lang paganda ang nalalaman, pero hindi mo nakikitaan ng effort. So para sa akin, kahit maliit lang yung ano nila, yung organization, but they did so for those people who in need, na talagang kahit Lapis, di ba, sa Cambodia, kasama si Maria Luisa Valera, siya yung team na yung anim sila, talagang pumunta sila sa school, nabigay ng lapis. So kahit small things, kaya nga sinasabi, laging sinasabi na small things can give a big impact to those people around you. So talagang naniniwala ako talaga doon, mga kabes, na kahit maliit na bagay, kung mula sa puso, sinasa puso, magandang impact yon sa iba. So I'm very happy for Maria Luisa Valera, Miss Planet International 2023, for her journey, for being, you know, for getting the crown. Kasi nga talagang, di ba, CEO na siya ng Miss Planet International, which is siya yung nanalo, di ba? Talagang combo, parang 3-in-1 ang nangyari sa kanya, mga kamaritis, di ba? Tapos engaged pa siya, so talagang double-double yung mga opportunities na nangyari. Yun yung lagi ko sinasabi, na the more na maraming nagbabash sa'yo, the more na maraming nagda-down sa'yo, the more na na malaki yung impact na biyaya na natatanggap mo, which is nakikita ko kay Maria Luisa Valera, di ba? Sinasabing, di ba, alam mo na yung mga Q&A daw, kabisado na. Pero para sa tao na nag-compete international, kung hindi naman talaga totoo, masakit yun para sa kanya. Kasi, di ba, binibis nila yung local interview niya na Q&A nung nag-compete siya, if I'm not mistaken, because I saw that video in Palawan. So sana mag-close na yun, sana unawain natin yung ano, kasi kakaumpisa pa lang ng Miss Planet International, and I know that they work hard on it to make it all possible, di ba? Parang inaano nila yung advocacy. Sana wag nang sabing scam. Kung scam yun, kung kayo ba talaga ang na-scam, di ba? Yung magsasalita kang na na-scam, but scammer, pero hindi naman kayo ang in-scam, di ba? Parang, di ba? Parang saan pa? So, dapat ipipromote na lang natin yung Miss Planet International. We need support to Miss Valera, Maria Luisa Valera, Miss Planet International 2023. And of course, di ba, na ano na nga tayo sa ano, Miss Universe, di ba, hindi mo nakatungtong sa top 16. Sa Miss World, we're hoping for that, kasi nga maganda rin yung bagong ano ng Miss World, di ba, how many, ano yun, yung prize. Hindi lang naman sa prize, kasi nagbibase mga ka-marites, nagbibase yun sa advocacy na, which is Miss World is stand for, di ba, Miss Earth, Miss International, nagbibase on Miss Universe. So nagbibase sila for their advocacy. It's not about the glitz, hindi yung pagandahan yun, lagi kong inuulit, pero di ba, parang wake up call na talagang kinocompare nila in each pageant, but they really doesn't compare about what the advocacy is all about. What is the meaning for being, you know, competing for a glitz, a glamorous, those things, mga ano, production, if the advocacy doesn't apply, di ba? Parang useless lang din. It's not about the advocacy anymore, it's about business na ang nangyayari. So yun lang, sana suportahan natin si Maria Luisa Valera, at dumating na po siya, homecoming na po siya, nasa airport na po siya with those supporters, undying supporters, and in her family also. So talagang thank you for the ano, yung, di ba, binigay mong ano sa ating bansa. So nakakaano naman, taba ng puso. So that's all for today, mga kabesh. Sa mga hindi pa naka-subscribe dyan, please subscribe my channel, just click subscribe, don't forget to click the notification bell para always updated ka sa aking mga ganap. Salamat, mga kamaritis.